أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muli po tayo ay naimbitahan sa isang isang imbitasyon na napakahalaga. Kumbaga, ang nais nating ibahagi sa araw na ito ay isang pagbabahagi o paglalahad ng isang tinatawag nating kasaysayan at pananampalataya. Dito po sa bahagi ito, tayo po ay nagpapasalamat unang-una sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa pagkakataon na tayo ay binibigyan niya lakas at binibigyan ng konting kamalayan at konting kaalaman tungkol sa ating sitwasyon o kaya kalagayan at tungkol sa ating pananampalataya. Nais ko pong talakayin sa araw na ito ang tungkol sa mga ilang bagay na nagpapasariwa sa ating alaala. Ito ay may kaugnayan sa kasaysayan ng ating bansa, ang ating mga ninuno. Katulad po ng mga nabanggit, ng mga nagdaang sa mga nagdaang panahon at mga ilang mga paham o kaya mga manunulat na mga experience na manunulat. Ayon sa kanila, ang estado ng bansa natin noon, ito po ay konektado sa mainland ng Malaysia ngayon at Indonesia through land bridges at saka mga yelo noon. So kumbaga ito ay malamig na parte sa bandang Far East. So dito, yung mga aborigines na mga tao ay dumating dito sa atin at sila ay nanirahan dito at naiwan dito noong nagkaroon ng pagputok ng mga bulkan noong mga panahon. Ito ay nahiwalay ang bansa natin ayon sa mga mananalaysay, ito ay nagiging isla-isla. Well, anyway, ito ay parte ng kasaysayan, pero focus tayo doon sa kung sino ba yung pagkatapos ng mga aborigines na yon, yung mga tao na walang kinikilalang Diyos, wala silang sibilisasyon na masasabi natin, ay sino ba yung nauna dito na namalangi sa ating bansa? At ito ay tinawag nilang Maharlika. Maharlika sa salitang Maharlika, ibig sabihin malaya po. So ang ating mga ninuno, unang-una nakasaad sa kasaysayan, ang una pong napadpad dito ay nagngangalang Tuan Masyaika. Ang Tuan po, salitang Tuan, ito ay titulo o kaya ito ay title ng isang leader o kaya pinuno ng isang grupo o isang grupo ng mga tao. At nagkaroon ng pamilya si Tuan Masyaika, nagkaroon ng dalawang anak. Ang unang anak niya ay lalaki sa pangalang Hashim or Hakim, I mean. At yung pangalawa, si Aisha. So namuhay dito ang Tuan Masyaika sa parteng Sulu. Diyan po sila sa may ngayon tinawag na Maimbong. Diyan sa Hulo, Sulu. At lumipas ang mga panahon, bilang mga Muslim na dumating dito, nag-iwan siya ng mga descendant. At noon yun ay way back 10th century. 13 siglo at 10 ang pagdating Tuan Masyaika. At noon dumating ang 1380 century, pagkatapos ng 70 years, ay dumating si Karimul Makdum. Ang Al-Makdum po, ito ay salitang Makdum, ay titulo rin. Ito ay title. So yung pangalan niya, si Karim, si Abdul Karim Al-Makdum. So siya po ay isang prominenteng scholar din, o isang paham, o isang marunong sa Islam. At napadpad dito, katulad din ni Tuan Masyaika, sila ay napadpad sa Tapul Island, sa Tapul, Hulusulu. At dito po siya namuhay hanggang mula sa Sulu, pumunta siya ng Simunul Tawi-Tawi. At nagtayo siya ng masjid o yung mosque. At doon siya binawian ng buhay
hanggang andyan po ang kanyang puntod sa tinatawag nilang yung may isang bundok doon sa Simunol, Tawi-Tawi, Tubig Indangan. At tinayo niya yung kauna-unahang masjid or mosque or bahay dasalan dito sa Pilipinas noong 1380 century. So, ma-imagine lang po natin ano, kung gaano katagal na yung kanyang tinayo na bahay dasalan. Nandiyan pa rin po yung kanyang original pillars. Yung poste, nandiyan pa rin po nakikita natin sa Simunol, Tawi-Tawi. May konting renovation, pagbabago yung mga kapaligiran. At mula noon ay sinundan siya ng isang nangangalang Sheikhun Nikaw, si Tuan Aminullah. At pagkatapos itong mga tatlong prominenteng mga leaders ng mga Muslim na ito, lumipas po ang mga panahon, sila ay nag-iwan ng descendant yan sa Ulo, sa Sulu, sa Tawi-Tawi. At dumating ang panahon, merong isang prominenteng Muslim din na leader na nagngangalang Raja Baginda. Siya po ay mula sa Palembang, Indonesia. At dumating siya dyan sa Hulo, Sulu, at nanirahan kasama ang kanyang mga pamilya. Later on, pagkatapos ng mga ilang taon, dumating ngayon ang tinatawag nating si Sharif Abu Bakar. Siya po yung nagtatag ng Sultanate of Sulu, ang Sultanato ng Sulu. Si Sharif Abu Bakar, tinatawag po siya sa legal title na si Paduka Mahashari Maulana al-Sultan Sharifful Hasim. Yun po yung kanyang legal title o pangalan na mahaba, kompleto. Dumating po siya noong 1405, ang kanyang haba ng kanyang sultanato ay inabot ng 1450 century. So ito po ay isang baliktanaw at dudugtungan po natin yan pagkaraan ng mga ilang paalala sa ating paglalahad ng kwentong ito. Wassalamu alaikum.